guys. Good morning, good morning, good morning. Welcome back to my vlog, Inday sa Uman. Ang lulutuin natin ngayon is hipon, biryani, and fried piece. Ayan. So, lilinisan ko ito. Mga be, mahirap linisan ito kasi lahat ay babalatan, tanggalin ng ulo. Oras na maubos. Kaya papakita ko na lang mamaya pag paglinis na at ready to cook na. Yun na lang. Kaya yan guys, ang ano namin, lunch namin ngayon. Five piece at saka biryani. Shrimps, hipon. At saka sa Arabic ito is tinatawag nilang robian sa Arabic niya. At Arabic din ng isda is samak. Ayan. Wow! Samahan niyo ako. Linisan ko muna bago tayo magluto. Pero itong isda is na-marinate ko na mayroon ng asin, saka chili, saka turmeric powder. Ayan, saka po sa lime. Pang-marinate ko siya. Tara guys. Maglinis lang ako ng hipon. Wow! So, ito na guys. Umpisan na natin yung hipon na biryani. Ang unang gagawin natin is igisa natin yung bawang, luya at saka sibuyas. At itong mga ingredients, kailangan natin siya ng maraming sibuyas, tomato, bell pepper, ginger, cress and garlic, chop and coriander press. Tapos yung hipon natin linis na, at kailangan natin din ng tomato paste. Ayan, tomato paste. Then ang spices natin is kailangan ng cloves, cardamom whole, cinnamon stick, saka maggi cubes and bay leaves, dry lemon. So, at saka yogurt, pero ito na ang huli. Kailangan pa din natin ng mga powder na spices, pero mamaya na. So, ang unang gagawin natin is lagyan natin ng cooking oil sa palayok para gisa natin yung sibuyas, una bawang at saka luya. Ayan. Lumara. Oh no. Ana mapiro man mo jud makmasawi akin. Ba dro bian haga sawi ara. Tau kala safai. Wala mara kidek. Ana gi buah head kill. Hada 4 riyal mara kilo. Ayo man. Yan. Baden, tro. Sorry guys, tumawag yung amo ko. So, ayan na guys, ginger. Tapos, isabay na natin yung garlic slice. Hindi ko na dinurog ganyan na. Kasi hipon eh. So, ayan. Tapos, pag naging brown na yung ginger at saka garlic, yung sibuyas na. So, itong cinnamon stick at saka cardamom whole, ilagay na natin dito sa kaldero na pag-steaman natin ng kanin. Ayan. May asin na ito. Steam white rice. Tapos,
i-layer natin yung hipon na biryani. Ayan. Ayan, guys. So, itong remaining na ito is ilalagay natin dito sa hipon. So, ayan na, guys. Yan na yung ano natin. Antay lang na maging brown, tapos isunod na ito. Ayan. So, guys, ito ang spices natin. Mixed spice, black pepper, and chili flakes, and salt. So, ayan. Itong lahat is ihalo ko sa hipon. So, ito na yung onion natin. Ayan. Antayin lang natin na maging brown. Usunod na yung hipon. Ito is malinis na. Ang tagal kong lininisan. Alam nyo ba kung magkano yan? 4 real sa 1 kilo. Mahigit yan eh. Kasi yung tag price niya nung binayaran ko na is mahigit 5 real. So mahigit 1 kilo yan. Ayan. Tinanggal ko lahat-lahat. Yan. Ito yung ano, yung ulo ng hipon. Ipapakulo ko siya. At gamitin ko yung pagpakuloan ko. Ihalo ko dito sa biryani ingredients natin para yung lasa is mapupunta na hindi matatapon. Ayan. Papakulo ko siya. So, ayan guys. Sunod-sunod lang ang gawin natin. Antayin lang natin na maging brown yan. At ilagay na natin yung hipon. Yan din yung minarinate kong isda. Ayan. Alam nyo yan? Copper. Isda na copper. Mahal yan. Itong yogurt is yung pinakalast na. Pagluto na. Well done na lahat. Tapal naman maging brown. So guys, ito na lahat-lahat ng ingredients nandito na except yung yogurt dahil mamaya ko pa ilagay yung yogurt. Lahat-lahat na pinagsabay ko yung bell pepper, tomato at shrimps. Tapos mga spices niya lahat na pinagsabay ko na. Ayan. So yummy. Pati yung coriander leaves. Yung ilagay ko na lang sa ibabaw ng kanin yung natira. At yung kanin is nandyan na din. Naging brown na yung tubig dahil yung cinnamon stick. At saka magpiprito na tayo. Sabay natin magprito. Dahil maya-maya lang is tapos na itong natin. Biryani. Hipo at shrimps. So, ayan na. Magprito na tayo. Tapos may marimar. Kalsik na naman. Bali isang salin pa. So ayan guys, sabay sabay na ang salin, itong isda, tapos yung baryani natin. So ilagay na natin yung yogurt mga bay. Ayan. Okay lang na may konting tubig.
kasi hindi naman natin pa pwedeng patuyan ito kasi biryani. Yung kanin is ano lang, hindi yung overcooked, yung malutong lang kasi may ano, mayroon tubig itong biryani. Ano natin ito, i-layer lang natin dun sa white rice mga be, diba yan? Sasalain natin yan kanin pag iluto na, isasalain tapos ibalik sa kaldero. Bali i-layer natin dito ito sa gitna ng kanin. Yun ang tinatawag na biryani mga be. Okay ng lasa to. So napaka easy guys, tingin lang step by step para meron kayong para matuto din kayo. Pwede din namang kainin sa Pilipinas ito ah, hindi man lang dito sa Arab country. Kaso lang mga spices minsan sa Pilipinas is wala. Pero yung mga bay leaves, cloves, cinnamon stick meron sa mga malalaking supermarket sa atin. So ayan lang guys, abangan na lang mamaya pag ano, pag luto na. Ayan guys, parang nakapag-tato din ako ng usda. At ito is papatayin ko na kama na ito. Lanang ako, papatayin ko. Iluto na eh, hindi nang pwedeng ano, yung bell paper, gusto ko yung buo-buo lang, yung slice niya. So guys, ito na yung kanin natin. Nasala ko na siya. Tapos, ang gagawin natin is i-layer natin, ibalik natin dito sa kaldero. So, ganito ang gagawin natin. Dahan-dahan para hindi masira yung kanin. Ayan. Ilagay natin. So, ayan na. So, i-layer na natin yung ano natin. Ito. Hipon. Ayan. Lagay na natin yan. Ito ang tinatawag na biryani. At kailangan din mamantika. Dahil pag walang mantika, walang lasa. So, ayan guys. Ngayon is, lagyan natin siya ng kanin ulit. Lagyan ulit natin ng kanin. Dito, sa lababo ko siya ihalo dahil ang daming kalapag dun eh. Ayan. So, ayan. May natira pa na kanin. Pinahagahan kong magluto mga bi dahil namili ako ng ano, gulay namin. Wala kami ng gulay. Saka sibuyas, wala na din. Sarado pa kasi yung ano, big market na vegetable, yung pinupuntang ko dati. So, ayun, kung saan ako bibili ngayon. May ko dun sa ano. Kasi sibuyas, kailangan yung, hindi lang kilo-kilo yung isang bag. Ayun. So, yan na, tapos na. Wala na. Yung kanin na lang. Nandiyan yung cinnamon stick. Yung cinnamon stick is ilagay ko din dito. Thank you.
tutusin natin siya. Ilagay lang natin dyan yung cinnamon stick. So, ayan na guys. Ibalik na natin doon sa casserole, sa apoy. Ibalik na natin ulit sa apoy. Mahina lang ang apoy. So, ayan na. Nakabalik na. Taktan natin siya hanggang yung umalsa yung kanin. So, ayan na. Luto na din yung itong isda natin. Ayan. Ayan. At maghugas na din ako na yung ano, pang salad. Kailangan ng pang salad eh. Okay, the mixer. Meron pa. Ito. Ito rin pa lang pa. Okay. Tapos na tayo guys. Ayan na. Tapos na. Ayan na yung last. Ayan. Dami na naman. Kalilinis ko lang kagabi ito. Wala na naman. Kapagod. So ayan guys. Maghugas din ako ng ano. Ito. Magawin kong ano. Salad. Ayan. Ipahugas. Ayan ang gagawin ko ngayon. So, ito na guys. Luto na yung biryani shrimps natin. At saka yung pritong isda is tapos na din. Naiserve ko na. So, ito na yung kanina. Nailayer na natin dun sa kanin, diba? So, ayan na guys. Kita nyo ba mga bi? Ilagay na natin siya sa hot pot para i-serve na. Quarter to 1 PM dito sa Oman. 12:45. So tamang tama, hindi late, hindi naman siya maaga. Ayan na yung mga hipon, o. Oh. Ayan. So, napakadali, guys. Kung gusto nyo gumawa sa mga kapwa-kwenday dyan na walang alam sa pagluluto, punta lang kayo diyan sa mga vlog ko para meron din kayong idea, meron din kayong matutunan. Napakadali. Mas gusto ko ang tagaluto kaysa yung tag-alaga ng bata. Papahirap mag-alaga ng bata. Kaya mas gusto ko ito kahit nakatayo maghapon. Kaya ko kaysa yung sisigawan ka, umurahin ka, tapos iyak ng iyak. Nako, yun ang talaga ayaw ko. So, awa ng Diyos na, magalit ko lang naman natutunan na ano. Arabic foods. Ayan, hindi lang Arabic foods kasi kumakain sila minsan ng Asian. Biryani. So, magtabi tayo ng para sa akin. Tapos yung
gardenero, ah, gardenero, driver namin, kasi nandito si among lalaki. Kung nandito si among lalaki, is dito din siya kakain. Kung nasa inyo, yung boss ko, kung sa pangalawang asawa, kasi dalawang asawang boss ko, doon din siya. Kung dito yung boss ko, is dito din siya kakain. So, ayan, ang para sa amin, ilagay ko din sa box. So, ayan na guys, yung ano natin, Shams Biryani. Lagyan natin siya ng fresh coriander sa ibabaw para siya ay mabango. Pampabango ito. Ayan. So, ayan guys. Yan ang vlog natin ngayon. Today is September 16. Napakadali ang araw. Malapit na naman matapos ang buwan. Awa ng Diyos na lalampasan din natin ang mga pagsubok sa buhay, mga hirap, lahat-lahat. Awa ng Diyos. Hindi bali naman na ano natin, ang importante is lagi tayong healthy araw-araw. Lalo mga kapwa ko na malayo sa pamilya, kaya ingat-ingat na lang tayo, dahil hindi pa yan, umalis yan, problema sa buong mundo. So, bago tayo magtapos, mga be, guys, kapwa ko Inday, huwag kalimutan na i-click ang notification bell para sa susunod na video ko, guys, mapanood yung ulit, at like and share, subscribe, Inday sa Uman, bye-bye, God bless.